Okay, good afternoon guys. This is Dan again. Simpleng ano lang to, demo kung paano palitan yung ating mga bulb type dito sa ating loob ng sasakyan. Ito mga ilaw kasi na to, medyo madilim talaga siya pagdating sa gabi. Lalo na pagka naka-hard tint tayo, medyo madilim talaga. Wala ka masyadong makita. Kumbaga parang hindi enough yung ilaw dun sa loob ng ating sasakyan. May mga spare ako ng T10 type kasi itong mga ganito dito. Including yung park light natin, palitan na rin natin. Ilan siya? 2 4 6 7 7 na T10, then isang dome light. Alam ko dome light to eh, itong parang nakaganon lang na ilaw. Meron tayo dito mga spare ko. Ito, mukhang magagamit natin ito lahat. Tapos may mga spare kasi tayong ilaw eh. Hindi natin tinatapon yun pagka nangailangan tayo. Mukhang yun na yata lahat ng ilaw ko eh. Ito, meron naman tayong mga generic lang. Madali lang naman sa palitan. So gagamit tayo nito, itong pangsangkit natin para dito sa mga ilaw natin sa loob. T10, ito yung tsura ng T10 natin, peanut type. And then yung dome light natin, ito alam ko 35mm. Lalagay ko na lang yung link ng Shopee kung saan ko binili to. Okay naman. Before, ginagamit ko kasi ito sa Hilux. So, tinanggal ko yung mga nasa Hilux. Binalik ko ulit yung bulb type. Kasi ilalagay ko nga ito dito sa bagong unit natin. So, let's start guys. Kailangan natin ng pangsumpit, no? Kahit yung maliit-liit lang ito. Medyo maliwanag pa. So, makikita pa natin ng back yan. So, susumpitin mo lang talaga dito. Yan. Mainit. Mainit talaga yung ganito klaseng bulb. Napakainit. May clip naman to dito. Yan. Peanut type. Ito yung peanut type natin. Yan lang. Yan. Siksik lang natin. So ulit tingnan natin kung alin ang mas maganda. Dalawa kasing klase ito eh, yung kulay blue tas ito yung kulay puti saka itong kulay blue. Tingnan natin to. Halos yun lang. Ayan ito. So, babalik na natin to. Okay. Ito, bababa mo lang. Uunahin mo yung sa ibaba. Saka mo siya. Kasi ito may clip to dito. Push lang. Maliwanag naman siya. So, di pa tayo sa kabila. Ipat tayo ng unahan. Yung harapan naman ang tatanggalin. Yeah. So ito yung tatanggalin natin, no? Pinatay ko siya kanina kasi napakainit nito pag nakaon ng matagal. Meron ako dito ordinary. Ito. Puti. Tingnan nga natin. Masyado kasi maliwanag yung isa eh. Ang hindi ko lang sure kapag kanilagyan ko na ba ng takip. Madilim. Ito, tama lang. Saksak din natin yung isa, parang may comparison, no? Actually, delikado to eh. Dapat tinatanggal muna talaga yung terminal ng battery. For own risk nga, ika nga. Tignan natin. Sa paglagay pala nito, uunahin nyo yung dulo. Okay, kasi yun yung una nating tinanggal eh.
isa. Then itong isa naman. Tingnan natin. Unahin natin itong dulo. Tsaka mo ipipress pa ganun. Yan. Oh. Ayan yung difference nila. Ito, sobrang liwanag. Tapos ito naman, tama lang. Mukhang mas prepared ko to para hindi masyado masakit sa mata, no? Ito kasi, sobrang lakas eh. Balik natin yung isa. Masyado malakas to. Masakit sa mata pag sobrang dilim na. Mas preferred ko to. Tanggalin natin to. Palitan natin na mas mahina. Ito yan. Generic lang. Yung. So, itong mas mahina lang ang nilagay natin. Yan. Yan. Diba? Mas angkop sa loob. Hindi ka masyado silaw pag bubukas ng ilaw. So, tapos na tayo sa harapan, no? Ayan siya, nakailaw. Ito naman yung ikura natin. Doon naman tayo sa gitna. Medyo kakaiba lang yung gitna kasi ang itsura niya ganito. Ganito siya. Ito siya. Tatanggalin na natin. Ang tusok naman dito. Kakapaiba natin kung saan. So dito nga. Sa likuran niya. Dito yung nahulog. Okay lang. So ito yung dome light, no? Di ko alam kung kitang kita nyo, pero madilim kasi yung tint natin eh. Pero yung harapan natin medium. Itong gilid talaga super dark. So napakadilim. Palitan natin to. Ito meron siyang clip. Parang yan. Pupush mo lang pag ganun. So ito yung itsura ng ating dome light, no? Ganyan siya. Tignan mo ganyan siya. Ganyan. So, papalitan na natin. LED na. So, bulb type yung kanina. Ito. Kung alam ko, 35mm ata ito. So, tapos saka natin pupush. Papunta dito sa kabila. Napakadilim na, no? Pero dito sa labas, maliwanag pa. Pagdating dito sa loob, napakadilim na. So, nalagay na natin, no? Babalik na natin yung takip niya. So, pagbalik naman dito, uunahin mo pala doon sa pinakaharap. Then, saka mo ipupush. Okay. Yan. Yan. So, tignan natin. Wow! Maliwanag. Okay. Maliwanag siya. Okay. Okay na okay. So, pag sinara natin to, liwanag. Kitang kita. Punta tayo sa likod. Yan, diba? Napakaliwanag na. Pandi natin itong dito. So, next naman natin is yung harapan. So, hood. So, natin yung harapan mo. So yun nga, unfortunately hindi siya matandal. So, hayaan muna natin kasi naka-warranty pa naman yan. So, gamitin muna natin yung stock ng ilaw for 1 year. Sayang kasi yung warranty natin. So, ayan guys, no? Okay na yung ating dome light. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag na yun. Oh, diba? Napakaliwanag na.
sa ating loob ng sasakyan. Kaysa kanina na napakadilim gaya nito. Ayan, liwanag na yung ating loob ng sasakyan. Tama lang yung nilagay natin, hindi ganun kasakit sa mata. Hindi gaya nung isa, sobrang lakas. Ito, tama lang. Yung likod. So, kinda-kinda natin yung sa ilalim natin, ha. So, palitan natin ng ilim. So, yan. Pwedeng puti. Pwedeng green. Pero naka-white lang siya. Sinulpak ko lang siya sa ilalim. Ito yung receiver niya. Ito yung so nag-split siya hanggang likod, actually meron din yan sa likod. So palitan natin ng blue. Ayan, palitan natin ng dilaw, palitan natin ng orange. So ayan, napapalit-palit. Pwede rin yung mix. Ayan, maglalaro-laro, no? And then pwede rin yung fade. Pero stick lang ako sa blue. Blue lang talaga gusto. So ayan. Pwede mong idim, pwede mong paliwanagin. Ayan. So, balik tayo sa ating content, no. Ito na siya, pinakailaw natin. Madali lang naman isalpak. So inabot na tayo ng gabi. So hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin yung aking vlog. Importante na lagyan na natin yung ilaw, di ba? Napakaliwanag. Kitang-kita ko yung aking ilalim. So yeah. So hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching, and mag-upload pa ako ng ibang videos pagka kung ano yung mga idadagdag natin. So, example, yung garnish ng ating sasakyan, headlight, yung taillight, then mga kung ano yung accessories dito sa ating sasakyan. So simula nung nakuha ko to, ang mileage pa lang ng sasakyan natin ay nasa 311 pa lang. Yan pa lang ang mileage ng auto natin. Pinalitan natin agad yung ilaw natin. So pwede mo naman kasi pawaran dito, eh hindi naman agad-agad mabavoid yan, kasi nga pwede mo ibalik yung stock na bulb, keep mo lang. So hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching, and have a great day. Babush!